magpasabog ng chismis, isa muna shoutout sa mga tiktropa nating may makaputol litid na bosses. This is your time to shine! Sali na at makipagbartagulan sa Beat My Beat It! Mag-send lang po ng inyong audition video sa official page ng TikTok Lock. Pwede rin kayong pumunta rito mismo sa GMA Studio 6 every Wednesday from 2 to 4 p.m. Sali na mga tiktropa! Sang tanong, sang sabog na! Let's go, babang! Kayo naman! Narito na ang ating paboritong pasabog sa umaga, tiktropa! Let's play! Sang tanong, sang sabog! Sis, ano ka muna? Mag-invite ka muna para sige, sa Love Before Sunrise. Sige, bago nyo akong guluhin. Okay. Yes, go. Ako po'y nag-iimbita sa inyong lahat na manood ng Love Before Sunrise every night po. Monday to Friday, 8:50 p.m. dito po sa GMA Telebabad. At kung gusto nyong panoorin two days na advance, meron kaming advance na 48-hour screening sa View TV naman. Wow! Maraming salamat. Ito naman aming katanungan. Magpapasabog ka na ba? Ready na magpasabog! Let's go! Aray! Narito na ang kanyang unang sang tanong! Sang sabog! Kailan unang nagsabi ng I love you si Dennis Trillo sa kanyang misis na si Jeneline Mercado? A. Fans Day sa isang mall show? Or B. First jogging nila together? Yeah. Mamang, nakakakilig talaga to. Oh. Yes. Kung si Dennis tsaka si Jen, mahilig talaga sila, into fitness sila. Meron nga silang Pilates machine. Totoo yun! Magkakapit tayo, ah. Diba? Oo. Tapos, tumatakbo sila noon sa UP Oval. Ah, I love you, si Dennis. Paano ginawa yung habang tumatakbo ng I love you? Slow motion ba? Slow motion. Tumatakbo ng I love you raw, eh. Ikaw si Jenny. Ayan. Tapos nag-I love you. Paano nag... Papa, nadapa. Nadapa ako. Ayan, ay! Pa. O, tapos. Ay! Ay! O, tapos magkikis. I love you. Ay! Wala! Ganon! Wala! Ganon! Siya kasi yung mukhang lalaki, mukha talaga akong babae, di ba po? Yes. Kailangan burahin nyo yun. Tumatakbo talaga sa UP Oval. Tama yun. Tama yun. Pero hindi alam nito mga to, habang tumatakbo sa UP Oval yan, kumakaway sa fans yan. Ah! Kasi fans day. Hindi! Kasi talaga mahal nila ang fans nila. Ah. Kaya doon sila na in love sa fans day. Yun! Fans day. Sila I love you sa mall show. Oo, fans day. Harap ng mga fans. Fans day. Hindi yun totoo, Kuya Kim. Kasi syempre, kung ano yung mga personal na bagay mo, itatabi mo na para sa sarili mo. Yes! Pero gusto nila makita ng mga fans, eh. Patikita mo si Susan. Pakinggan nyo to, minsan na to. Okay, okay. Gusto nila makita ng mga fans. Parang ano, parang balita. Parang news style, news. Parang nagbabalita. So, nagtapat na po ng pag-ibig si Dennis Trillo kay Jeneline Mercado. Yun naman pala. Sa harapan ng mga fans during the mall show. Yes, so, Nadia, kumusta ang pagkakalito mo dyan? Okay. Sa ilang araw kong nakasama si Dennis Trillo, ang pagkakakilala ko doon, masyadong private na person. Yes, yun! Ayun na! Masyadong tahimik yun. Tingin ko, habang nag-jogging. Yes! Nag-jogging. Ay, nako, tita Nadia. Nag-jogging. Nako. Habang nagja-jogging daw, kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1! Ayan! Yun nga, dun siya nag-I love you sa mall shows fans during the fans day. Okay. Pag-akyat ni Dennis sa stage, may dala siyang bulaklak. I love you, gawin na! Gusto ko lang talaga ma-experience to. Basta. Dire-diretso tayo, ito ng kanyang pangalawang sang tanong! Sabsabog! Sa isang guesting interview, nabanggit ni Xavier Ramos na meron daw ugali ang kanyang ama na si Wendell Ramos. Ay! Na kinaiinisan nilang magkakapatid. Ay, grabe. Ano ito? A. Sobrang lambing. Or B. Sobrang OC. Yes, kuya. Siyempre, alam ni Miss Susan. Sobrang OC? Ah, talaga? Oo, kita mo naman sa itsura, di ba? Parang hanggang duluduluhan ng daliri, nililinis. OC nga? Oo, tsaka pag minsan nagsasaing siya, nasaing na, niluluto ulit. Tsaka yung sinampay na damit, tuyo na, nilalaban ulit. Yeah. Sobrang OC nga. Ay, grabe na pagka-OC. Clingy, di ba? Bakit nga yun? Oo, siyempre, gwapo si ano, di ba? So, dapat ano yun?
Oh, sana, sana. Actually, malambing na talaga siya sa mga anak niya. At pinakikita lang niya na mahal niya yung mga anak. Correct. Ganun talaga malambing. Dapat. Diba yung anak niya, tapos magkakatabi talaga silang matulog, pati yung ano nila, helper nila sa bahay, magkakatabi silang lahat, pati yung mga aso, kasama po sila lahat. Sige, dapat tayo maniwala dyan sa sinasabi mo, totoo. Teka lang, paano po nalaman? Nakitulog ako. Kasi one time na yan, nasi na asa na sasakyan, wala, naugis siya kasi rin, nakitulog. Nakitulog, nakikain pa. Kinainisan talaga nila, sobrang lambing. Yes. Ah. Yes. Ayaw nila nagpapahalik sa public. Ayaw yun nila yumayaka. Tama. Pero, oh, sobrang lambing. I-try mo ulit kami. OC din yun. OC, binakasunod ko siya ng lola eh. Pumabingi yung pustiso, inayos niya pa. Sobrang OC. Okay. Sobrang lambing! Tignan natin, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Oh, diba? Sabi ko sa'yo malambing eh. Malambing. Kinala nga niya. Kasi ganito na talaga siya, malambing. Yakap, halik na sa mga anak. At saka gusto niya talaga lagi sila magkakasama. Totoo, magkakatabi na tutulog. Ang sweet naman. Yes. Okay, tignan naman natin sa kanyang huling sang tanong! Ay, ala. Parang si Faith ang makakasagot dito. Si Faith. Parang si Faith ang makakasagot dito. Sinong Kapuso star ang niligawan noon ni Sid Lucero pero nag-fail? Dahil ang nakatuluyan nito ay ang lalaking pinakiusapan ni Sid para maging tulay nila. Oh, wow. A. Iya Villania or B. Judy Ann Santos? Ano po, aamin na po ako. Ako yung nauna. Charot! Ikaw hindi. Hindi, ano talaga to? Si Iya. Iya Villana. Ang totoong istorya po nito ay magkakasama sila, magpo-friend silang tatlo. Tapos, nag-ask si Sid ng help from Drew. Sabi niya, pwede mo ba akong tulungan? Kasi type ko talaga si Iya. Ang nangyari, sinulot. Ay! Ay! Sulutero. Alam mo, marites na marites ka dyan. Oo. Si Judy Ann yan. Bakit? Nasa beach sila nun. Sabi niya kay Ryan, Ryan, ilakad mo naman ako kay Judy Ann. Sabi niya, teka lang, sabi ni Ryan, sisisid lang ako. Sumisid siya. Sisid. Sumisid. Sumisid din siya. Tapos yun, nasisid ni Ryan. Yeah. Si Judy Ann. Sa dagat. Tapos nagsabing niligawan. Tapos yun, tapos sisid. Umalis na. Oh, sumisid. Bumalik na lang siya. Backstroke sisid. May magpagkakaiba tayo ng opinion dito. Oh. Sinabi kasi ni Faith ay sino sa kanya? Si Iya Villania. Si Iya Villania. Kung ano sasabihin ni Faith tukol kay Sid, kay Faith ako. Ah. Iya Villania. Kaiba tayo na. Pero ako, Judy Ann. Okay. Yes. Mukhang hilong-hilo ka na ba? Sisi? Hilong-hilo na? Akala ko kilala ko sila. Hindi pala. Ang dami pala. Si Sid. Okay. Okay. Doon na maniniwala ako sa kumpare ko, maniniwala na ako kay Faith. Kay Faith. Ayun. Oh. So, kay Iya. Iya Villania. Yes. Oh, sure ka na doon, ha? Oo. Oh, sige. Tignan natin. Kabog or sabog, Iya Villania daw. In 5, 4, 3, 2, 1. Nagpalakad siya kay Drew kasi nakita niya close yung dalawa. Nagpatulong siya kay Drew. Ang ending, si Drew nakatuluyan ni Iya. Aba, naka 1 point ka. Ila ba? 2 points. 2 points! Oh, 2 points! Yes. Thank you, Sisi. Ano ka nasabi mo sa experience mo dito sa aming buhay? Ang saya-saya, ang saya-saya.